mga kwento ni Felmo. Magandang araw po, Sir Seth, at sa mga tagapakinig mo. Nalaman ko kasi na meron kang kamag-anak dito sa Antique at Iloilo. Meron lamang po akong ibabahagi sa inyo. Bali, sa email na ipinadala ko dito sa email address nyo ay binanggit ko ang pangalan ng lugar sa Antique kung saan nakatira ang pamilyang aswang na ito. Pero bilang pakiusap, ay huwag nang banggitin dito sa kwento natin. Bukod po kasi sa maraming tagapakinig din na taga doon ay kapitbahay ko pa ang pamilyang ito. Hindi sila yung tipo ng pamilya na nagsimulang aswang kaagad. Ang totoo, noong kabataan ko ay simpleng taga-barangay lang din namin sila. Tahimik ang pamumuhay at maganda ang tingin sa kanila ng mga tao noon. Ang tatay nila, aktibo bilang pinuno ng mga tanod. Maasahan mo ito pagdating sa mga problema ng seguridad ng buong barangay. Kung hindi nga lang sila tuluyang naging ganito ay siguro naging kapitan na ito ng lugar namin. Ang nanay naman nila, katulad ng asawa niyang, tumutulong din sa organisasyon ng barangay. Naging treasurer, tapos sekretarya pa nga ito sa barangay hall noon. Meron din itong tindahan ng mga gulay, at sila din ang pangunahing nag-aangkat ng mga karne ng baboy at baka kapag araw ng Linggo. May pinagkukunan silang kakilala noon sa kabilang bayan. May 5 silang anak, puro babae. 2 dito ay nasa Maynila. May sarili-sarili ng mga pamilya at minsan na lamang kung umuwi at magbakasyon. Ang 3 nitong anak ay nandito pa rin sa amin. May anak na rin yung isa noon. Medyo nakakabahala lang kasi hanggang ngayon. Ang tatay ng anak niya ay nawawala pa rin. Hindi umano makita. Ang usap-usapan, tumakas umano at ayaw panagutan ng anak. Pero may isa pang parte ng kwento dito. Kasi ang alam namin, wala talagang problema sa lalaki na panagutan ng batang yon. Noong nagbubuntis pa nga ang babaeng ito ay halos dito na tumira sa barangay namin ang binatang ito. Nakakalaro ko pa nga madalas ng basketball yon. Basta isang araw, ilang linggo bago manganak ang babae, bigla na lamang itong nawala. Maski ang pamilya ng lalaki, hindi alam kung saan nagpunta ang anak nilang ito. Balita pa noon na matapos mawala ay may nakita daw ang mga pulis na isang gutay-gutay na bangkay ng isang lalaki. Hindi na makilala. Malapit lang din yon sa amin. Ang hinala nila ay eleksyon ng rason. At ang isa pang kwento ay nakuha daw yon ng mga nangunguha ng lamang loob at binebenta. Kaya wala nang makitang laman sa katawan ng bangkay na yon. Maraming spekulasyon pero mas malaki ang hinala namin na may kinalaman dito ang magpamilya. Eto, sa susunod na parte ay ibabahagi ko kung paano nagsimula ang pagkalat ng pagiging aswang. Sa lahi nilang yon. Mga siguro taong 1999 o 2000 noon nang magsimulang kumalat ang balita na nayanggaw umano ang tatay. Kahit na maraming tsismosa sa amin ay hindi nagpabago-bago ang kwentong yon. Iisa lamang ang umiikot na istorya sa nangyaring ito. Alam namin na pumunta ng Maynila ang padre de pamilya nila para bisitahin ang mga anak nito na nandoon. Siguro ay nasanay dito sa amin sa probinsya na kahit saang gilid-gilid ka, basta may kainan o inuman, pwede kang makitagay kapag niyaya ka. Yun kasi ang nangyari sa kanya doon sa may bandang Novaliches. Maayos naman daw itong lumabas tapos mag-iikot-ikot lang daw. Ayon sa anak, pagkabalik umano nito sa tinitirahan ay masama na ang pakiramdam niya. Nakitagay lang daw siya doon sa isang kanto. Ang problema, hindi din kilala ng anak niya ang lahat ng taong nandoon. Bukod sa dikit-dikit ang bahay ay halos lahat ng naroon ay mga nakikirenta lamang din. Dinala nila ito sa emergency room, baka lang food poisoning. Pero walang mahanap na mali ang doktor sa kanya. Pinauwi na lamang ito matapos maturukan ng gamot noon.
Tapos ay nung umuwi ito ng probinsya, sobrang payat na nito. Malaki ang kinangayayat nito kahit na isang linggo lamang siyang halos nandun sa may Maynila. Nagulat nga kami noon. Akala namin ay may malubha na siyang sakit. Pagkatapos noon, mga ilang araw pagka-uwi niya ay bumalik na sa normal ang itsura niya. Aakalain mo talagang parang walang nangyari sa kanya noon. Para bang hindi nagkasakit. Doon na din nagsimula ang haka-haka at mga kwento na unti-unting bumalot ng takot sa barangay namin. Kung napakinggan niyo ang kwento din dito sa channel ni Telmo na ang Bagong Salta, ay totoo po ang bayawak na aswang. Ang tawag po dito sa amin ay halo. Although probinsya po ito pero bihira lamang po kaming makakita ng bayawak. At kung meron man ay madalas lang naming nakikita yon sa mga niyugan banda. Pero nung mga panahon na kakabalik lang nung tatay nung kapitbahay namin ay napapadalas na ang pagpapakita ng bayawak sa bakuran pa nilang magpamilya noon. Tapos, ang bayawak po talaga, madalas makikita mo sa umaga. Pero yung bayawak po kasi na nakikita namin ay lumalabas tuwing gabi. At napapansin po namin yan kapag pumatak na ang alas 7 at wala nang masyadong tao sa daan. Kundi yung mga magsasaka na lamang na ginabi sa sakahan. Malaki yung bayawak na yon. Maski ako ay nakikita namin yun na paikot-ikot lamang sa bahay nila. Tapos ito pa, yung mga alaga nilang aso, lima yon. Isang gabi lang naming narinig na nagkakahulan at nagiiyakan. At nung sumunod na araw ay hindi na namin mahagila pa mga ito. Nakasanayan na rin namin na pakainin yon. Kasi ang mga pagitan lang naman ng mga bahay dito ay kung hindi yung maliliit na bambu eh mga gumamel lang. Minsan nga wala pa eh. Kaya kung saan nagiiikot ang mga yan at pinapakain na lamang namin. Hindi mo din masasabing nilason o inasusena. Sa liit ng barangay namin, walang magtatangkang gumawa noon sa kapitbahay nila. Lalo na at stricto ang mabait naming kapitan noong mga panahon na yon. Tsaka isa pa, wala kaming makitang ni isang bakas ng laman o parte ng katawan ng mga ito. Basta, nawala na lamang na parang bula o kung merong kumain ay imposible naman atang kinain yun ng buo, diba? Mula noon tuwing umaga, makakakuha kami ng mga bagong balita sa mga kapitbahay namin na lagi umanong kumakaluskos ang mga bubungan nila kapag gabi. Meron pa nga kaming kapitbahay, yung mismong pundasyon ng pawid na gawa sa isang malaking kawayan. Nabali yun na animo ay merong mabigat na tumayo o pumatong dito. Hindi ito yung tipong gawa-gawa lang ng chismis. Sineryoso ito ng mga taga-barangay at hindi rin isinasantabi na posibleng pagnanakaw din ang motibo nito at ginagamit labang ang aswang bilang rason noon. Yun nga lang, ang medyo kakaiba dito ay yung tatay nung magpamilya, hindi na ito sumasama sa ronda noon. At nalaman nga namin na umalis din ito sa pagiging tanod. Tapos ito pa, nung dumating ito mula sa Maynila, kalbo ito. Ever since, ito na talaga ang nakahiligan niyang hairstyle noon. Mga 2 linggo matapos noon, at yung kumalat na nga ang istorya na pagiging aswang niya, ay bigla na lamang nagbago ang itsura nito. 2 linggo ah. 2 linggo pero sobrang humaba na yung buhok niya. Umabot na sa batok, pati ang balbas nito. Tapos ito pa, ang medyo mas nakadagdag ng pangamba namin ay yung asawa niya. Nagsimula na rin itong hindi maglalabas noon. Umalis na rin ito sa pagiging sekretarya at halos bihira na lamang namin siyang makita. Kadalasan linggo, pero maagang maaga ito. Dahil sa halos lahat na magsasaka sa amin ay hindi pumupunta sa may sakahan ng ganitong araw kaya napapansin din nila yon. Mamimili ito ng maraming karne doon sa supplier nila dati pero hindi na sila nagbebenta. Tapos ay nasalubong pa namin ito ni Lola minsan nung papunta kaming simbahan. May bitbit na malaking plastic noon. Siyempre, bilang isa sa nakakatanda sa barangay namin eh, tinanong ito ni Lola kung ano ang laman ng plastic. O si Sarah din kasi si Lola eh.
Ang sinagot lang nito ay pangdinuguan daw. Pero grabe, punong-puno talaga yung lagayan no na para bang may pestahan kung magdidinuguan sila. Dahil kapitbahay lang din namin ay isa ako sa mga nakapansin na hindi na namin nakikita ang pamilya na nagluluto. Sa probinsya kasi namin noong mga panahon na yon, yung kusina namin magkakaharap. Tapos yung buong pader ng bawat lutuan namin ay para na ring malaking bintana. Natatakpan lamang ito ng malaking plastic na transparent para hindi mabasa ng ulan. So bali ayon, wala na talaga kaming nakikitang nagluluto noon. O makakita lang man ng usok doon sa kusina nila tuwing tanghali o gabi. Ultimong yung imbakan ng pansalang nila ng kahoy, wala nang mga laman noon. Unti-unti naming nakumpirma ang sekreto ng pamilyang ito nang minsang magkagulo doon sa bahay ng isa naming kabarangay. Nagsisigawan lahat. Akala namin may away noon. Yun pala, yung panganay na anak nung nakatira sa bahay na yon ay nagsisisigaw habang naghuhugas ng pinggan. Nung tingnan nila, may kamay na galing sa labas ng tapayan. Hinahatak umano yung damit ng batang yon. Agad naman nila itong hinatak pabalik. Iyak umano ng iyak ito at paulit-ulit na sinasabi yung pangalang Auntie Bebet. Yun kasi ang pangalan ng kapitbahay nilang yon, yung asawa nung nayanggaw. Pati yung lola ko, hindi pinatawad ng mga yon. Matanda na si lola, nasa 86 na taong gulang na. Bagamat may edad na ito ay malakas pa rin yon. Yung nga lang paminsan-minsan, nagiging mauulyanin na. Nakakasama ko pa nga ito kapag pumupunta kami ng bukid. Madaling araw din noon, kahulan yung mga aso. Ginising ako ni tita. Naninigas umano si lola noon. E di ako tumayo naman ako kaagad. Hinawakan ko si lola. Grabe Sir Seth, sobrang lamig ni lola noong gabing yon. Akala nga namin mamamatay na ito. Don't get me wrong ha, buhay pa si lola hanggang ngayon. Ako, todo minamasahe ko si lola noon. Yung mga kamay niya, daliri, para lang mabalik ang sirkulasyon ng dugo niya. Tapos ay umuungol-ungol siya na hindi makapagsalita ng maayos noon. Si tita naman, nagtetext habang paikot-ikot kung ano yung mga pwedeng dalhin. Kasi plano na talaga naming ipa-ospital si lola noon. Maghanap kami ng tricycle as much as possible. So, kinontak niya ang isang tita ko na malapit lang din sa amin. Maya-maya pa, narinig kong tumili si tita noon. Ako naman nagulat. Kinumutan ko si lola tapos diretso akong pumunta sa kanya sa may bandang kusina. Magtatanong pa sana ako kung ano yung sinisigaw niya pero nakita ko rin din kasi yun Sir Seth. Merong nakadungaw na mata sa espasyo ng pader at bubong namin noon. Hindi ito mata ng kung anong hayop lang. Nagbabaga ito na kulay pula. Para bang baga sa uling. Ganun na ganun ang itsura. Hinatak ko si tita noon tapos tinuloy lamang namin yung pagkontak sa isang tita ko habang minamasahe si lola. Katabi ko lamang ang itak noon tsaka yung daga. Yung daga po ay yung tansong kutsilyo na naiwan ng yumao kong lolo. Takot na takot yung mga aswang dito. Umayos naman si lola noon. Nagising ito na para bang walang nangyari pero kami naman sobrang napuyat. Magliliwanag na kasi halos nung umukay na ito. Napapansin din namin na yung tatlong anak ng pamilya na ito na linggo-linggo naming kasama sa may misa, hindi na rin nagsisisimba. Pati yung pari na nagbabahay-bahay para sa padasal, hindi na rin nila pinapapasok sa bahay nila. Yung nakakabahala pa dito, yung isang apo, na huling minsan na merong bit-bit na karneng hilaw. Ninangat-ngat niya yung karne na yon. As in hilaw talaga yon Sir Seth. Parang nakakasukang ating nan yun eh. Yung isa pang matanda sa amin na halos kaidaran ni Lola eh sinaway itong batang ito. Kinuha itong karne at yung bata naman ay nag-iiyak at tumakbo pa uwi. Kahit yung matanda na yon, hindi nakaligtas doon sa pamilya. Dahil kinagabihan noon,
Sobrang dami umano nang kumakaluskos sa gilid-gilid ng bahay ng matandang ito. Sa may bubong, pintuan, tsaka bintana. Para bang may gustong pumasok. Na-admit pa nga ito sa ospital. Nagdeliryo dahil sa takot noon. Pero hindi naman ito naging malala. Kumbaga, sa lingwahe namin ay hindi naman siya inudom. Udom kasi yung tawag sa amin yung parang nabati ka o nausog kumbaga. Basta parang ganon. Naging okay naman yung matanda na yon. Yun nga lang, mula noon, hindi na talaga makausap ng maayos ang pamilya nila. Walang lumalabas sa kanila kapag umaga. Hapon lang yan kung mag-iikot-ikot at naglalakad-lakad. Halata mo din na minsan na parang hindi totoo yung mga pagbati nila o pagngiti noon. Nung katagalan ay nasanayan na rin namin sila. Kapag may bumibisita o kumakalusko sa may bubungan eh, kinakausap na lamang namin. Inuulit-ulit na lamang namin na kilala na namin sila. Nalantad na ang pamilya nila sa pagiging aswang. Basta, kapag may sumisilip sa bubong o bintana namin sa kalagitnaan ng gabi, inaasahan na namin na isa sa kanila yon. Proud pa nga sila. Hindi nila tinatago ang mukha nila. Pinapakita pa. Ako po si Nicanor, tubong Kapis. Pero hindi po tungkol sa aswang sa Kapis ang ikikwento ko. Sa katunayan, sa tinagal-tagal ko na dito sa probinsya ng Kapis ay wala pa akong nakikitang aswang. Ang kwento kong ito ay nanggaling sa karanasan ng lolo ko. Tungkol sa isang pamilyang aswang sa may Cotabato. Mahilig po itong magkwento ng pinagdaanan niya noong panahon ng hapon. Bago mapadpad si Lolo sa Kapis at makilala si Lola ay pinanganak po siya sa May Nueva Ecija. Tapos nung panahon nga ng hapon ay kung saan-saan na siya napadpad. Ang pamilya kasi ni Lolo ay aktibo laban sa mga hapon noon. Mga minsahero ang karamihan. Sinasabi pa ngang may mga agimat ang mga ito kaya kahit isa sa kanila ay walang namatay sa kamay ng mga Hapones. Maraming lugar na po silang pinaglakbayan noon, Sir Seth. Ang pinakamahaba niyang pinanglagian noon ay yung sa bandang Davao. Doon na muna pang samantalang naghiwa-hiwalay silang magkakapatid noon. At kasama niya ang tatlo niyang pinsan noong mga panahon na yon. Iba-iba kasi ang apelyido nila kaya mas ligtas sila kung sakaling may mahuli mang isa. Tapos nung nagkagulo nga din doon, ay napadpad sila sa may bandang Cotabato. Maalam ang angkan ni Lolo noon pagdating sa pagkakarpintero at pagpapatayo ng mga bahay. Dahil na rin siguro sa palipat-lipat sila at noong mga panahon nga na yon, ay libre lamang ang mga kawayan at dahon ng niyog paggawa ng pawid ay madali na lamang sa kanila ang makapagpatayo ng kubo. At saka, naging panakipbutas nila ang ganitong trabaho para maiwasang mahuli ng mga dayuhan noon. Bale ang lugar na pinestuhan nila noon sa Cotabato ay malapit sa may bukid. Bagamat unti-unti nang nasasakop na mga dayuhan ang Cotabato, ay malayo na ito sa bayan-bayan. Bihira na lamang ang may malagi ditong mga sumasakop noon. Iilan lamang din sila noon doon na piniling tumira sa bukid na yon. At karamihan ay mga nag-migrate din. Sa loob lamang umano ng ilang araw ay natapos nilang magpipinsan ang munting kubo na tinitirahan nila. Nakaagaw ito ng atensyon sa mga kalapit bahay nila at iba pang bagong dayo. Inalok sila na gumawa ng kubo noon. Nauso pa noon yung mga bayanihan kaya walang naging problema. Ang kapalit pa noon ng labor nila ay yung mga produkto ng sakahan, kagaya ng palay, tubo, manok, mga itdog, prutas o gulay. Basta nakatulong din sa kanila para mabuhay sa araw-araw noon. Hindi nila alam sa pagiging aktibo nila sa ganito, ay magkakaroon sila ng karanasan sa isang pamilya ng mga aswang. Unang araw umano nila sa pagtulong sa ginagawang kubo ay napansin na nila kaagad ang pamilyang ito. Sa mga kahon na dinadaanan nila papunta sa ibang bahay, ay may isang bahay na medyo malayo sa magkakatabi. Habang palakad sila umano doon na bitbit ang mga kawayan at mga panahi ng bubong,
ay nakita nilang nakatayo ang apat na tao sa labas ng kubong yon. Nakatayo lamang ang mga ito at nakatingin sa kanila. Dalawa dito ay bata, kaya sa kutob nila, ang dalawang matandang babae at lalaki ay ang mga magulang ng mga ito. Kinawayan nila ito, pero hindi man lamang umano gumalaw ang apat sa kinatatayuan nila. Basta nakatitig lamang sa kanila noon. Tapos yung lalaki daw, may hawak na malaking itak noon. Tapos ay pansin nilang may mga bahid ng pula sa damit nito. Alam niyo yung parang butsero sa may palengke. Ang nakapagtataka lang dito ay sa lugar na yun noon ay walang mga alagaing baboy. Kaya kung butsero man ito ay siguradong malayo ang nilakad nito dahil sa bayan ka pa makakakita ng mga babuyan noon. Kung meron mang malalaking karne dito ay siguro karne ng mga kambing, baka o di kaya ay kalabaw. Pero sa pamamalagi nila dito, ang mga hayop na nabanggit ay hindi basta-basta kinakatay dahil ito ang pangunahing alaga nila. Ginagatasan, pinapalahian. Nung panahon na yon, hindi ka basta-basta kakatay ng ganung hayop unless mayaman ka o mapera ka. Kinahapunan, pagkatapos ng buong araw nilang pag-aayos ng mga kawayan at pawid, ay nagsimula na silang maglakad pa uwi. Bit-bit ang mga itlog at gulay galing sa mga bago nilang kabaryo. Habang naglalakad sila, sa mga kahon-kahon ay biglang napahinto ang isang pinsan ni Lolo noon. Pare, unggoy ba yon? Nagulat naman sila sa sinabi nito at napatingin kung saan nakaturo ang pinsan nilang yon. Sa kabilang parte ng palayan ay meron silang nakitang isang maitim na tao o kung anong nilalang man yon. Nakaupong aso ito pero halata mong mahaba ang mga kamay at paa niya. Parang ang unggoy, ang pinagkaiba lang ay wala itong buntot. At saka yung mga balahibo nito ay pili lamang sa parte ng katawan niya. Nakaupo lamang ito na parang pinagmamasdan sila. Ang napansin nila Lolo noon ay para umanong nagbabaga ang mga mata nito. Para bang hindi nila matingnan ng maayos kasi nakakasilaw talaga. Dumiretso na lamang din sila agad sa paglalakad pero noon, alam nilang may mali na talaga sa nakita nila. Kinabukasan, pagbalik nila sa ginagawa nila ng bahay ay naikwento nila ito sa isa sa mga matagal nang nakatira doon. Ang sinabi lamang sa kanila ay huwag na nilang pansinin ang mga ganoon. Normal lamang daw ito sa lugar nila at may mga bagay din kasing hindi maipaliwanag. Ipagpalagay na lamang daw nila na kaya hindi nasasakop ng hapon ng buo ang lugar sa iba't ibang panig ng bansa ay dahil may mga puwersang nakatago sa dilim na pumipigil sa kanila. Basta kahit anuman ang mangyari o makita nila, ay hayaan na lamang daw. Isang araw, naubusan sila ng tubig sa irigasyon na pinagkukuhanan nila na panghugas noon. Wala silang makitang pinakamalapit na kuha ng tubig doon maliban sa pamilyang nakita nila noong nakaraan. Sa tapat kasi ng bahay nila ay may balon katabi ng mga gumamela at aratilis. Bali kasama ni Lolo ang isa niyang pinsan at isa pang binata na tumutulong sa kanila noon. May daladala silang pangsalok. Bago kumuha sa balon ay pumasok muna sila sa loob para makapagpaalam. Yung pinsan niya yung kumatok noon. Sa labas pa lamang umano ng kubo ay hindi na nila agad nagustuhan ang amoy. Masangsang daw na parang may nabubulok noon. Napakarami pang langaw sa paligid. Meron din silang nakitang malaking mesa sa gilid ng kubo. Doon, nagpipiesta ang mga langaw na yon at may mga bahid ng dugo at mga kapiranggot na karne doon sa lamesa. Maya-maya pa, tumatakbong sinalubong sila ng pinsan niya. Tapos ang sabi nito, umalis na umano sila doon. Maghanap na lamang sila ng ibang irigasyon na pagkukuhanan ng tubig. Paulit-ulit nilang tinatanong ang pinsan noon kung bakit sila minamadali. Habang naglalakad papunta sa ibang ibayo na pwedeng pagkunan ng tubig, ay naikwento nga ng pinsan nito na habang kumakatok ay napasilip siya sa pinto sa pagitan ng kawayan. Ang pintuan nila ay nakaharap na pala doon sa kainan ng pamilya. Nakita niya yung bata na may kung anong sinisipsip daw. Tapos ay tinawag niya ito kung nasaan ang mga magulang niya.
Nagulat umano ang bata at nanlaki ang mga mata ng pinsan ni Lolo. Nang tanggalin ng bata ang sinisipsip nito sa bibig niya. Hinding-hindi umano pwedeng mamalikmata itong pinsan ni Lolo noon. Malinaw na malinaw sa kanya na yung bagay na sinisipsip ng batang iyon ay isa umanong daliri. Paulit-ulit umanong kinukulit ni Lolo noon ang pinsan na baka namamalikmata lamang talaga. Baka nga dala lang ng init o pagod pero hindi daw. Hindi pwedeng magkamali noon ang pinsan niya. Ang binata namang kasama nila ay nagsalita na rin noon. Meron nga daw haka-haka na ang mag-asawa na yon ay may salahi daw. Hindi na maalala ni Lolo ang tawag doon pero iba daw yung term nila imbis na aswang. Basta iba. Ayon sa kwento, matagal na nga umanong nakatira doon ang mag-asawa. Wala pa daw anak ang mga yon nung lumipat sila dito. Yung lalaki, dating sundalo, nakikipagsalamuha pa umano ito noon sa mga taga-baryo. Pero mula daw nung nalasing ito at pinagmalaking, hindi siya gumagamit ng baril noong gyera at lahat ng mga hapon ay kinakain niya. Naging mailap na umano ito sa mga tao noon. Hindi pa man nagtagal ang usapan nila ay napatigil umano sila sa gitna ng kalsada. Banda kasi sa unahan nila ay nandun umano yung tatay ng batang yon. Nakangiti ito. Kumakaway umano sa kanila. Lumapit naman sila dito at formal na nakipag-usap. Tinanong sila kung ano ang pakay nila sa bahay niya. Hindi umano makatingin ang pinsan ni Lolo noon sa lalaki pero ang lalaki naman, matalim ang titig sa pinsan ni Lolo. Sinagot naman daw siya ni Lolo na hihingi lamang sana ng tubig sa may balon. Ngumiti ang lalaki at sinabing pwede naman silang kumuha tutal, nasa bukana lang naman daw nang tinitira nila yon. Hindi na sila natuloy sa irigasyon na pupuntahan. Bumalik na lamang sila doon at kumuha nga ng tubig sa may balon. Kakaiba umano ang lalaki na ito, sabi ni Lolo. Buo ang pananalita. Matikas at talagang kahit hindi na ikwento sa kanila ay mapagkakamalan talaga na isang sundalo noon. Bago tumalikod sina Lolo sa lalaki ay nagpasalamat muna sila. Ngumiti daw ito. Tapos ay tinawag nito yung isang anak niya. Yung nakita ng pinsan ni Lolo. Hindi daw sila makagalaw sa binitawang salita ng lalaki habang inaakbayan ng batang ito. Kung ano man ang nakita nyo na kinakain ng anak ko, huwag kayong mag-alala. Hindi yun taga dito. Kahit na sobrang laki daw ng tapayang bitbit nila noon, ay parang gumaan sa sobrang takot nila. Ang bilis nilang maglakad noon tapos yung isang matanda doon sa ginagawaan nila ng bahay, hinihintay sila sa may tarangkahan. Nakakunot umano ang noon ito. Sinermonan sila at pinaulit-ulit na pinaalalahanan na huwag pakialaman o puntahan ng pamilyang yon. Nangako naman sila Lolo noon na yun na ang huling pagpunta nila at pakikihalubilo sa pamilya. Hanggang sa ayun nga, sumapit na ang gabing yon. Nasa tinitirahang kubo na daw silang apat noon, gabing-gabi na. Habang nakahiga at nagpapaantok na lamang ay may kumakaluskos sa pawid nilang bubungan. Ang ingay daw ng kaluskos na ito. Pinatay naman nila yung gasera nila at nakiramdam noon. Dahil baka mga hapon ito at baka natimbrihan na mga mensahero nga sila. Dahil na din sa hindi ganun kataas yung bubong ng bahay nila mula sa papag na hinihigaan ay dinig na dinig nila yung hingal at pagaspas doon. Parang naduduwal-duwal at hinihingal pa daw yung boses na yon. Dito na nila naisip na hindi ito hapon. Bukod sa gabi na, ay kung iniikutan man sila malamang sa malamang, kanina pa sila pinaputukan o pinasok sa loob ng mga ito. Maya-maya pa, lumakas ang pagaspas. Nawala ang tunog na naririnig nila na parang bula. Nakatulog naman sila ng maayos pagkatapos noon. Pero ang tahimik na umaga nila dapat doon sa baryo ay nabulabog ng sigaw ng isa nilang pinsan. Ang mga alagang manok kasi nito, puro wakwak ang katawan. Labas ang lamang loob. Imposible din namang kagagawan ito ng rebelde o hapon. Gawa ng
ni hindi nga nila narinig na nag-iingay ang manok nung gabing yon. Tapos ay gutay-gutay ang mga katawan ng mga ito. Sobrang apektado ang pinsan nilang yon. Mga alagang manok niya yun eh. Nakuha niya pa yon sa mga naguutos sa kanya sa paghapas ng mga palay o pag-akyat ng niyugan o di kaya sa pagtanggal ng mga pesting kuhol sa may palayan. Ang ginawa niya, aba, sumugod umano doon sa bahay ng pamilyang yon. Pinagbabato niya ito. Kung hindi pa sinundo ng nakakatanda sa kanila ay hindi nagpapigil. Kinagabihan ay hindi na naman sila nakaligtas sa pasaring ng kung anong nilalang na yon. Ganun pa rin, may kumakalusko sa bubong, tunog may hinihingal, at sa sobrang bad trip pa rin ng pinsan ni Lolo ay kinuha na niya ang itak niya at tumayo siya sa papag na higaan. Dahil mababa nga din talaga ang bubungan nila, pinagtataga niya umano yon. Mura siya ng mura. Sila naman, hinayaan na lamang din nila ito. Tumigil lang ito nang may makitang bakas ng dugo sa dulo ng itak niya. Pagkatapos ay nakarinig na naman daw sila ng pagaspas noon at nawala na ito pagkatapos yung kalusko sa may bubungan. Ilang araw matapos noon ay hindi na sila tinanggap ng matanda doon sa iba pang bahay na inaayos. Galit na galit ang matandang ito sa kanila. May mga nabulabog daw sila at paulit-ulit niyang sinasabi na pinaalalahan na naman silang magpipinsan na huwag makialam sa mga tao doon. Pati daw kasi sila na argabyado. Saka na sila nagdesisyon na umalis sa Cotabato. Nakailang bayan at probinsya din bago sila tuluyang namalagi dito sa Capiz. Habang binabaybay daw nila ang daan paalis doon sa baryo na tinirahan nila, ay napansin nilang nakatayo ulit ang pamilyang yon sa gilid ng daan. Nakatitig sa kanila noon. Ang napansin nila, yung nanay ng mga bata, meron itong sugat sa leeg. Napaisip sila noon kung saan niya nakuha ang sugat na para umanong hiwa ng itak.